Hi guys, welcome back to my channel. Narito naman po tayo para mag-update sa inyo tungkol sa mga kaganapan nila Donnie at Belle. So ngayon nga guys, meron na naman mga bagong latest updates tungkol sa mga endorsement ni Belle at ni Donnie. O di ba nga guys, marami ang nagpipray na sana ay magkaroon ulit sila ng endorsement na magkasama. Pero hindi naman tayo dyan mabibigo guys dahil ang Cornetto ay merong pasabog ngayong October. Para daw tayo ay kiligin, di ba? Guys, yun na nga ang inaabangan pero wala pa lang date kung kailan nila ilo-launch ang sinasabi nilang Kilig Moments with Cornetto. Kasama ang Don Bell. Di ba? Pero I think ito yung nakuhaan na video na magkatabi sila ni Donnie at ni Bell na super sweet. Yung pareho silang naka-white. Di ba? Yung hinawakan ni Donnie yung ulo ni Bell. At si Belle ay ganun din. Hinahawakan yung mukha ni Donnie. O, diba? Doon pa nga lang kinikilig na tayo. Pero syempre, kapag lumabas na yun sa video, sa ads, ay talaga namang mas nakakilig pa yun, guys. At ito na nga buko doon, eh wala pa tayong nababalitaan na endorsement nila na magkasama. Pero si Belle at si Donnie, ayan nga, may kanya-kanya silang bagong endorsement ngayon. Unahin na nga natin guys si Donnie. Yung mga nakita natin na mga in-update ko dyan sa inyo kagabi ay sa endorsement siya ni Donnie para sa Adidas. Diba? Yun sa sapatos. At hindi natin alam kung kailan natin yun makikita, yung mga isinot nila na yun. Nasa isang university siya sa Laguna. At pagkatapos naman nun doon, since malapit na siya sa Batangas yung Laguna, maybe nagdumerasyon na siya sa Mount Malarayat para mag-golf doon. Sa isang sikat na golf course ang Mount Malarayat. Ayun na nga. At ito pa guys, ang bago naman na endorsement pa ni Donnie, ang dami ngang blessings, diba? Dunkin' Donuts. Dati, diba, minamanifesting lang natin yung Dunkin' Donuts na nakunin si Donnie na kanilang endorser, di ba? At ayun nga, napakinggan naman ang Dunkin' Donuts, kaya meron na silang bagong Dunkin' Donnie. Di ba guys? Ayan, magiging na ng bagong endorser si Donnie ng Dunkin' Donuts. At in-update na nga ni Donnie sa kanyang Instagram account ang Dunkin' Donuts. At ang pinakabago guys, kung si Belle ay merong ASUS, si Donnie naman ang bagong mukha ng Samsung Galaxy. O diba guys, ang bubongga talaga ng kanilang mga ano, mga ini-endorse, diba? Tap ang mga high-end talaga yung mga produktong kanilang ini-endorse, diba guys? At meron na mga dito guys na mga nagsasabi na parang mahina daw si Donnie sa bula dahil yung kanyang wings ay kukunti lang daw nag-stream. Umabot pa lamang na 200,000 views. Eh, dapat sana daw 1,000,000 views na yun, guys. Diba? Kasi meron naman kasi din disadvantage yung kanyang paglo-launch. Unang-una, hindi niya rin na-announce ng mas maaga para napaghandaan sana ng mga bubblies. Yun, mga schedule. Kagaya nung sa upuan, diba? Prior to the launch date, nag-uusap-usap na yung mga fans tungkol sa kanilang gagawin pag-stream. Eh, ito nga yung wings nga ni Donnie. Accidentally released. So, hindi talaga niya na-announce ng maaga para yung mga bubblies naman ay talaga nakahanda na para mag-stream. Ang pangalawa pa guys, ngayon, busy na yung mga, karamihan din naman kasi ng mga bubblies, ay mga estudyante, mga teens. So, meron ng module, online class, at may mga trabaho na rin. Kaya medyo na busy na rin yung mga fans talaga. So, sabi naman din ng mga donators, mga fans ng ni Donnie, exclusively for Donnie lang talaga, is hindi naman yan sa padamihan ng views or sa padamihan ng stream. Ang mahalaga daw sa kanila ay yung pagsuporta ng mga bubblies kay Donnie simula sa simula hanggang sa kung saan siya makarating, di ba guys? So, hindi naman talaga dinadamdam ng mga fans ni Donnie yung mababang pag-i-stream. Pero sana, ma-stream naman natin yung guys kapag meron tayong extra time. So, for sure, maiintindihan naman ni Donnie yung mga sitwasyon na ganyan nga busy. Pero meron naman din mga nananawagan ng mga
fans na sana ay patuloy pa rin ang pag-i-stream ng kanta ni Donny. Para sa mga susunod ay ganahan pa siya na gumawa ng mga marami pang kanta. So, ayan nga guys, yung mga kaganapan naman kay Donny. At yung kay Belle naman guys, meron naman siya ngayong bagong-bago na endorsement na yung BPI, o diba, bangko naman ngayon. Mga nakaraan, meron na siyang Aces PH, sa Jewelries, tapos kahapon meron silang event sa Whisper, kasama niya sila kay Lynn Alcantara at Francine Diaz. So, ayun nga guys, ang bubongga talaga ng mga endorsement nila. So, yung mga sinasabi din na ng mga iba na sana wag na rin mag-demand na yung kagaya nga nung yung pag-i-stream kay Donny na hindi raw binibigyan pansin ng mga bubbly. So, parang napaka-unfair naman kasi talagang simula noon ay all out ang support ng mga fans kay Donny man or kay Belle sa kanilang mga solo projects. Kasi hindi naman ganun ang indication, ganun ang palatandaan na matured yung mga fans ng Don Belle. Dahil kahit na nga may kanya-kanya silang events or projects, ay talagang sinusuportahan pa rin ang mga fans silang dalawa. At meron pa nga tayo guys, isang aabangan mamayang alas 7, ay yung The Barb Corner nila, ng mga He's Into Her Girls. At may sasabihin daw tungkol sa mga boys. Ano kaya yan? Kaabang-abang nga guys, diba? Itong yung The Barb Corner na to is yung damit nila since nung nagluto sila, naggumawa sila ng mga Mirak Tea ay same lang din. So, maybe wala pa rin yung si Donny ng time na yon. At, pero, hindi naman din kailangan makita nyo sila Donny kasi yung picture lamang nila at yung mga sasabihin na Belle ang mahalaga dun. Kaya, aabangan natin. At meron pa rin guys, mga nag-hope, umaasa na sana naman daw yung hinihintay at matagal lang nire-request ng mga Don Belle fans yung lie detector test naman nila Donny at Belle kasi nauna na nga yung kay Maya at kay Belle. So, bakit hindi pa lumalabas yung kay Donny at kay Belle na matagal lang inaabangan ng mga fans. At meron pa nga tayo guys mga ibang topic at pag-uusapan naman natin sa susunod na akin vlog. Yung marami rin mga fans na may nag-hesitate kasi yung lagi nilang sinasabi, no, Don Belle fan ako pero, yung may pero. So, kaya ano nga natin yan guys sa inyo mama, natin i-discuss natin mamaya. Yung mga ganyang topic. Na, pagka Don Belle fans ka, all out ang support mo, wala nang pero-pero, di ba guys? Marami nga mga nagbabangayin ngayon dun sa Twitter kasi hindi naman daw or mga fake fans yung nagsasabi ng gano'n na Don Belle fan ako pero, di ba? May pero. So, dapat kapag sinisuportahan mo sila, walang pero-pero guys, di ba? Yan na nga guys ang aking mga latest updates tungkol sa Don Belle sa kanilang mga bobonggang endorsement. Pero, ang humble pa rin ni Donny kahit na nga ang dami-dami nilang mga nakapilang endorsement, lagi niya pa rin sinasabi na nagsisimula pa lang daw siya. Nagsisimula pa lang daw sila ni Belle. So, diba, napaka-humble, pigiling talaga kasi sila nga yung patok ngayon, sila yung sikat at sila yung halos kinukuha ng mga companies, malaki companies. Pero, lagi pa rin sinasabi ni Donny, nagsisimula pa lang siya na parang sinasabi niya na hindi pa siya ganun kasikat, na maliit pa lang artista lamang siya. Parang ganun, diba? Always humble. She's napakaganda naman talaga pag ganun, guys. Na hindi umaabot sa ulo yung kasikatan ng mga artista. Saka feeling ko naman never mangyari yung kay Donny kasi kung gaano siya pinalaki, kung gaano siya ka family oriented at kabait talagang dun pa lang ay malalaman mo na never mangyari kay Donny yung lumaki yung ulo dahil sa kasikatan. So, ayun na nga guys. Abang-abang ulit tayo mamaya sa mga updates tungkol sa Don Belle. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching!